Society, welcome sa Tawag ng Tanghalan sa Showtime! Para sa kompetisyon ay manguna, criteria for judging ay tingnan mo muna. Kahapon, nanatili sa trono sina EJ Salazar, pero napalitan naman ni Justin Gaddy si Danica Madridrenes sa kanyang spotlight. Yes, oh. Justin Gaddy, kamusta ang pakiramdam na nakatungtong ka dyan kahit wala ka sa gitna ng bilog? Wala ka sa center ng spotlight. Oh, oh. Yeah. Anong reaction ng society? Sobrang ano po, saya po. Halata nga eh. Hindi ko pa expect. Linga na naman siya ng linga, naghahanap na naman siya ng tissue yan. Kahapon ka pa naghahanap ng tissue, girl. Hindi ko pa expect to. Kasi ang gusto ko lang po, wag lang po talaga. Umagong yun lang po talaga yung hiniling ko kay Lord. Pero ito po. Hindi mo in-expect na nandiyan ka. Opo, wag kang maglala, hindi na mauulit. Last na yan. Wag! Oo. Si Just, si EJ naman, alam mo, ayan, maganda na naman ang outfit niya today. Ay! Iba na naman ang kanyang ano ngayon, damit. Parang siya si Sara, Amunting Prinsesa. Sa outfit niya, alam ko kakantayin niya. Di ba sabi, binabasa sa outfit? Oo. Alam ko kakantayin niya. Ano? Chocolate. Chocolate. Choco-choco. O kaya, baka kantahin niyan ano, yung bilog na naman ng buwan. Bakit? Ano yun? Ng Brown Man Revival. Kasi naka-super brown siya ngayon eh. Oo. Ano, bakit biglang parang nagbago yung ano mo, yung outfitan mo? Kasi po, to be honest po, wala na po talaga akong dalang damit. Hindi ko po in-expect to. Tapos po, mag-thank you lang din po ako kay Ate Danica Reynes, kasi bigay niya po yung damit. Ah, talaga? Opo. Sabi niya, suotin ko daw po ngayon. Ang dala mo lang pang ilang araw, kaya lang ngayon humahaba pa yung pagkapanalo mo. Opo, hindi ko po in-expect. So kamusta naman na, hindi mo na style yan, okay lang sa'yo? Hindi, komportable ka ba na yan yung suot mo? Opo, komportable naman po. Medyo ano po siya eh, medyo mainit. Yan, kaya... Knitted kasi. Okay. Kaya mainit kasi knitted. Mainited. Bakit? Hindi ko magets yung... Sumasali kayo sa contest, hindi nyo ina-expect na mananalo kayo? Kaya hindi kayo nagdadala ng sapat na damit? Hindi po. Ako po, hindi ko talaga in-expect at advice. Kasi parang, syempre po, tawag ng tanghalan, yung matataas ang voice, ganyan. So parang, hindi ko po talaga in-expect. Parang, oo, pero syempre dapat kasama sa preparation nyo yun, di ba? Oo po. May mababa ba ang kumpiyansa ninyo na pinagdudahan nyo yung sarili nyo, hindi kayo aabot? Opo. Katulad nyan, sumali ka pero ilang lang dala mong damit? Opo. Hanggang dun lang bang inisip mo na kaya mo? Eh paano yan, yung pyesa mo? Dapat marami kang kantang ano? Opo, marami naman. Ah, pyesa marami, damit lang ang konti. Opo. Hindi, mas dapat okay na yun. Prepared lagi. Hindi pwedeng, hindi ko kasi alam eh, hindi ko kasi in-expect eh. Dapat prepared lagi, 'di ba? Sabi nga nila, if you fail to prepare, prepare to fail. Ganon. Ang galing. Parang kalaban yun ng expect nothing, appreciate everything. Ah, yes! Tamo si Justin. Diba? Parang, is it fair to all concerned? Oh. Ay, parang nabasa ko lang sa NLEX yun. Ito doon, alam ko lang galing sa... Ang doon, yung ano, yung... Is it the truth? Yes. Is it fair ko to... Di ba may mga ganun-ganun pa sila? Sa mga kalusada. Keep off the grass, children crossing. Nagulol ako sa connection ng grass at saka doon sa crossing children. Pinagsama ko lang yung mga nakikita mo sa school. Oh. Ako, ito lang nakita ko eh. Basta driver, sweet lover. Lako, masyado kayong pa-society. Ano yung pa-society? Ano ba sa inyo? Yung mga kasabihan, yung mga pa-society. Ano yung sa inyo? Ano? Sa barangay? Bawal ihi. Putol. Daliri. Ano? Putol daliri. Putol daliri yun. Ganon. Kung saan-saan pa umabot to? Meron pa? Okay na tayo sa putol daliri. Jassy Kalupitan. Kalupitan na Kaluokan City. Kumiyak ako eh. Grabe eh. Naging Jassy Kapiyukan yung nalitin. Oo. Tadhana by UDD. Up Dharma Down. UDD. Tadhana by UDD. Meron din naman. Takdana by IUD. Sino yun? Lalang. Binuo ko lang. Yun ba alam yung IUD? Ang tahimik naman. Oo. Kasi kumanta kasi si Jassy. Napatawa ko ate. Napaano yung tao eh. Patahimik. Kamusta ka? Okay naman po. Ang tari, ang perfect ng tuck-in mo, no? Walang humagilpus eh. Tari. Ayos na ayos po ko dyan kanina. Nahihirapan stretch po ako. Stretch yun. So, yun.
Ano? Ito nga, itatanungin ko. Work from home ka, apo, night shift. Apo. 9 PM hanggang 6 AM. Apo. Pero di ka ba ngayon nahihirapan kumanta dahil puyat-puyat? Ano po, nag-adjust nga po ako sa tulog po, kaya 3 hours lang po yung tulog ko kanina. Ah, di mo duty ka pa rin? Oo, duty pa rin siya. Hindi po, nag-leave po kanina. Ah, kanina lang? Kanina lang po. Pero pumasok ka pa? Hindi na. Nag-leave po ako. pero nung mga, hindi ka pa sumasalang? Hindi. Kasi ano nasa TNT house po kayo eh, di ba? So ginagawa mo yun? Apo. So hindi ba mahirap yun pa nagpa-practice ka? Mahirap po kasi minsan naaapektuhan yung boses pagka kulang po sa tulong. Kaya nga, nag-leave ka lang kanina for today. Opo. Para sa pag-perform mo ngayon, kanina ka lang nag-leave. Opo. Parang mali. Eh kaya nga. Dapat nag-leave ka earlier para nakapag-prepare ka. Eh, parang hindi kayo prepared lahat. Eh paano kung halimbawa mapunta ka sa spotlight? Hindi rin po kasi alam nung sa office ko po na ano, na nandito po ako. Eh ngayon, hindi talaga nilang malalaman, ikaw magsasabi noon. Hindi rin malalam ng office mo kung kailan kayo magli-leave, di ba? Ikaw magpapaalam. Kaya nga eh. Pero paano yun? Halimbawa, manalo ka sa spotlight, pumasok ka, o paano yun? Magugulat siya kasi hindi niya ine-expect. Mag-leave. Hindi siya, wala siya dalang damit. Lahat ang sumasali rito, hindi nila ine-expect. Yan nga lang dala niya eh. Paano yan? Pahihiramin din sila ni Ate Danica. Danica. Bay talaga si Danica, no? Naging sponsor. Oh, para mihana ng sponsor. So, kailan ang leave mo? Hanggang kailan? Nakadepende po. Magsasabi na lang po ako. Okay naman po yung team namin. Ang bait naman. Opo. Ang bait po nila. Hinahelp po nila ako kasi bago lang din po kasi ako. Hindi. Siyempre, pag nag-leave ka, sasabihin mo kung kailan ka leave. Opo. Diba? So, sinabi mo, for this day lang, pinaalam mo pa lang. Opo. Di ba kasi pa nag-leave ka, dapat 2 weeks before. Apo. Hindi, tsaka alam mo naman na yung gagawin mo eh, di ba? Kumbaga pyesa naman niya na yan siguro. Kaya okay na na. Oo, at tsaka baka hindi rin naman niya ine-expect na manalo. So, pag natalo siya bukas, babalik siya sa trabaho. Pasok na siya. So, anong gusto mo? Manalo ka ngayon o? Sa tulong ni Lord, if papala rin po, yun, sana. Cross fingers. So, si pag hindi ka pa nanalo, sasabihin mo, hindi ka tinulungan ni Lord. Kasi parang si Justin, ang sinasabi niya, hindi siya punta spotlight eh. Wag lang siya mag-gong, okay na eh. Yun nga po, yung pinag-usapan po namin na maging maayos lang po yung kanta namin. Wala pong mag-gong, walang masintonado, ganun. Pero dapat inaano na manalo kayo. Bakit parang ang baba ng mga ano, ng mga dream, ng mga goal? Ang goal lang wag mag-gong. Di ba dapat ang goal nyo manalo? Yes. Pag sumali ka sa contest, depende, di ba, merong iba gusto experience, pero most of the time, pag sumali ka sa contest, di ba, ang ultimate goal is to win. Parang ikaw ang susunod kay JM Yusores pagkatapos maging grand champion. Parang ganun dapat. Dapat yon. Never settle for anything less than you deserve. Di ba? Parang, if you deserve to win, dapat yun ang ini-aim mo. Mananalo ako today, hindi yung basta wag lang akong mag-goal. Parang mababa eh. Oo. Di ba masyad? Medyo mababa. Eh sa galing nyo, dapat tinataasan nyo. Para mataas din yung ano, mataas, malaki din yung effort na binibigay kasi malaki yung dinidream mo eh. Di ba? Pag mas malaki yung goal, mas maraming effort, mas mainit yung puso. Di ba? Pero kung mababa lang, di ba? Kahit effort yung gagawin mo sa isang araw, parang yung, eh ano lang naman ako eh, kaya late na ako gigising. Di ba? Pero pag alam mong maaga o malaki yung activity mo sa araw na yun, maaga pa lang magpe-prepare ka. Double na effort ka doon. Correct. Pag ganun. Dapat ganun yung attitude. Sorry ha, kasi parang ganun sa mga kinukwento nyo sa amin. Parang, hindi po, parang 3 AM pa lang po nag-aayos na ako para dito. Eh kasi 3 AM ka naman natapos magtrabaho kanina. Hindi po, wala pa akong work ngayon. Kanina? Nag-live daw siya kanina. Oh. Medyo nag-a-adjust nga lang po siya sa pagtulog ko. Nahirapan po ako mag-adjust ng kasi tulog. Kasi nasanay ka ng 6 AM ka natapos sa trabaho. Apo. Parang tanghali po talaga yung tulog ko. Yeah. Okay. Okay. Pero sa ginagawa natin sa buhay, dapat talaga todo. Doon, bigay natin. Kung baga ngayon lang dumating to eh. Hindi mo alam kailan uli. Correct. Diba? At saka pag nag-wish ka na rin, taasan mo na rin. Yes, pag humingi ka na nga rin daw kay Lord, OA-yan mo na eh. Diba? OA-yan mo na. Kasi diba, si Lord hindi ka rin naman titipirin. Yes. Kaya OA-yan mo na. Lord, ipapanalo ko to. Hindi yung Lord, wag lang akong mag-gong. Diba? Lord, ipapanalo ko to. Diba? Parang pag hiningi mo daw kay Lord yung pinakamaganda at pinakamalaking dream mo, dapat pag-igihan mo rin ang gusto. Magbigay ka rin ng double-double effort. And never underestimate the power of your Lord, of your God. Huwag mong isipin na, ito lang naman ang kayang ibigay sa akin ni Lord. Hindi. Okay, wow, malaki. Kaya kahit isa... Angeline?
Mas malakas pa yung chikahan nyo kaysa chikahan nyo. Oo, tin, kung nagpapabili ng yelo kay ano, Eren. Pili ka ng yelo, may dala akong alak sa ilan. Pabarag mo na rin. Ah. Dapat itong barkada dito si Ethel Bubay. Ayun. Yun nga, wag mong isipin mo na si Lord kayang ibigay sa'yo kahit buong universe. Correct. Kaya wag yes, mong titipirin yung hihilingin mo o yung i-expect mo for the day. Uh-oh. Because you deserve the best. You deserve the world. Mm-hmm. Minsan nga, hindi mo pinagdadasal, binibigay pa sa'yo. Yes, oo. Kaya sana sa mga susunod na sasali rito, i-expect nyo na mananalo kayo. Galingan nyo dahil gusto nyong manalo. Hindi lang dahil ayaw nyong magong. Tama. Ayaw nilang mga hurado yan. Diba? Kausapin na natin ang mga hurado. Eto na, ang bibili ng yelo. Hurado Eric Santos. Sensya naman, Meme. Na-miss kasi namin ang isa't isang mag-usap. Ay! Diyos ko, samantalang kahapon si Angeline, kung ano-ano sinasabi kay Eric. Ay, kumain kayo, di ba? Kahit hindi ko naman iniimbita, sumama sa akin sa pagkain. Nagkwento ba ron? Uy, ano sinabi ko kay Eric? Ang dami mo sinasabi. Pukso ka maniwala. Ay, ako nalang magsalita. Ganyan yan, ganyan siya. Clue. Hi, Jassie. Share ko lang din, ha. Nung sumali ako ng Star in a Million, ang galing-galing ni Sherin Reyes. Lagi siyang top one. Pero sabi ko talaga kay Lord, Lord, kahit ito lang Grand Finals, gusto ko talagang manalo. So, tama yung sinasabi nila Meme at saka ni Vong, talagang kailangan, pag sumali ka sa singing contest o kahit sa ang larangan, dapat ang iyong focus is manalo ka talaga, hindi lang para magong. Tama yon. Anyways, Jassie, ang ganda ng forma mo, ah. Very Gen Z. And you're so beautiful. Medyo na weird din lang ako doon sa intro. Parang hindi kami nakapag-prepare. Parang isang bar lang yata. Pumasok agad. Bilis, no? Ang bilis. Well, Kevin Hermogenes, standing ovation mula sa ating punong hurado. Oh, ayan. Standing yan ang in-expect off namin. Diba? Diba? Hi! Hello, nice to see you again. Thank you po. Yan ang ine-expect ng madlang people na mapanood sa Tawag ng Tanghalan. Yung laban na laban. Yung gano'n. Yung hindi pagagapi. Siyempre, multi-awarded siya sa Week Copa. W Copa. Week Copa talaga. Hindi pa kasi ako nakasali dun eh. Kaya di ko Huwag tayo sasali dun. Dito lang tayo. Iyak tayo dun, iyak. Sila lang pwede dun. Matinding labanan yun. Oo, ang galing. Eh, pang ganun din naman siya. Pang world siya, di ba? Pang Pilipinas at pang world. Thank you po. Ganon ang husay ng talent niya. Kahit magaling ka na, paano ka pa rin nagpe-prepare at paano ka nag paano mo pa rin na pinag-iiba yung ang kahusayan mo? Actually po, ako as a singer po, hindi ko po minsan ayokong mag-settle down na sasabihin na magaling ka na. Kasi para po sa akin, parang wala nang room for improvement para sa akin. So I tend to learn a lot of things pa sa mga ibang genres, sa mga ibang singers. So parang natakot po akong matawag na ganito ka lang, ikaw lang yan, na yun lang yung genre mo. Yun lang yung kaya mo. Opo. At kahit ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka pumapayag na yun lang yung kaya mo. Yes. Diba? Push ka ng push ng yes. Push, kiti-push, kiti-push, kiri-yap, kiti-wuri, kiri-bap. Salita yun. Hindi ko rin alam kung sino ba. Kasasama ko sa'yo kung ano-ano. Diba? Ano yung mga awards na nakuha mo sa W Copa? Diba minsan kasi isang contestant dyan, ang dami nakukuha medals. Gospel, contemporary and R&B jazz po. Ay, ang dami niyang genre, mama. And then recently po, sa Broadway naman po, nung virtual na W Copa, nag-silver po ako sa Broadway category naman po. Ang dami niya napanalunan, pero kahit na madami na siya napanalunan, hindi pa rin siya nagsasettle na hanggang dito lang ako. More winning, more chances. Mm-mm. Yes po. Baliktad ata. More chances of winning. Good morning to me, Kesa. Girl, biroka mo yan. Sumobra ka kahapon, kumulang kaya ito. Anyway, sila kasi, yung iba, ang target, wag lang magong. Ikaw, anong target mo? To be honest po, ngayon lang ako humiling kay Lord na if this is my time, tatanggapin ko po siya. Kasi gusto ko yung thinking ko ngayon, hindi na yung parang, alam mo yun, hindi ko kaya. This time, kaya ko. Gusto ko yung input sa sarili ko na deserved ko din magkaroon ng spot.
At ipinakita mo naman talaga sa amin ang kaya mo. Thank you po. Diba? At mentor niya si Jed Madela. Ano na? Mentor. Oh. Jed Madela, tsaka idol. Opo. Eh parang lahat naman kasi na sumali sa W Copa, di ba talaga? Opo. Ang mini-mentor si niya. Ano mo, Jed Madela ang pamantayan na kasi opo ng Pilipinas performer sa W Copa. Yes, at saka di ba si Jed talaga mini-mentor niya kayo mga sumasali? Opo, lahat po kaming delegates po. Tinitrain niya bago po sumalang. Ang tawag niyo kay Jed? Manong po. Manong Jed. Tawag nila kay Jed Manong. Parang siya ang manong-manong ng mga... Parang siya ang ano no, yung leader dito sa Pilipinas. Sure. Siya namang, siya ng icon ng ano ng pang W Copa. Alam niya na sasali ka dito. Recently ko lang po sinabi sa kanya, nagulat din siya. Na ayun po. Actually po, sabi paano siya na, nagulat? Ha? Na ganun. Mas nagulat si Jed dun sa burda nung damit niya. Todo din yung burda talaga. Oto, bakit mo naman titipinin ang burda, no? Kung magbuburda ka, iburda mo na ng bongga. Para mga sampagita pa yung burda. Maganda ang paplural. Sino ang nag-ano niyan, burda? Si Joaquin? Joaquin, burda. Do. Si Joaquin Bordado na pamangkin ni Joaquin Bordcano. Joaquin Bordcano. Marunong ka bang manahi? Oo, ma. Kasali yan sa ano, THE. Na TLE na ngayon. Ah, talaga? Yes. Oo. No, kami naman kasi practical arts ang tawag sa subject namin dati. Ah, practical arts. Practical arts. Ano mga alam mong tahi? Marami, ma. Depende. Cross, yung pahalang, paano, kahit ano. Ang pare, ganun mga tinuro sa inyo. Ang ating pag-aaral ng tahi ngayon ay yung pahalang at paano. Ang paano ay ganito. Paano talaga yung tao? Nananahi kami dati ng tuwalya, nananahi kami ng wallet, coin purse. Sa school kasi namin tinuro sa inyo, pananahi lamang ng kwento. Chismosa pala. Mga classmates ko, kasi mga chismosa, puro bakla kasi kami. Kanya-kanyang etsusan lang ng etsusan. Nanahi kami lahat ng kwento. Yung kaya pinakamahirap, yung manahi ka ng kwento, tapos mapapaniwala mo yung kausap mo. Mahirap na talent yun, ano? Yung pang-i-etchos. Pero ikaw, hindi mo kami na-etchos dahil katotohanan ng talent mo ang pinakita mo sa amin. Congratulations, kakausapin na natin ang hurado. Tanungin na natin ang napakaganda ngayong araw na ito, Miss Angeline Quinto. Thank you, Kimi. Lagi yan. Joke. Natahi yung... Nanahi din, ay, no? Joke lang. Nanahi din. Kevin! Hello, Kevin! Hello, Kevin! Kapapala! Kevin! Ano ba yun? Hindi, nagulat kasi. Parang gusto gawin ni Angeline yung Kevin mo. Si Kevin, yung ginagawa ni Ason. Pag hinaharot niya si Kevin. Aso, humalot na ilis. Ikaw nga? Wag na. Saka na lang. Pagpiling niya maganda siya, ayaw niyang masyado nakikilos. Hoy, hindi naman. Para kahapon, super touch siya. Tapos nakita ko, nagbibidyo, sabi, hi everybody. Oo. Pero paano everybody? Habi ko gano'n, hindi maibuka yung bibig. Napaka-arty. Ito minsan lang naman. Siyempre na doon ako sa sasakyan mo. Hindi pwedeng umarty ng ano. Mamaya tayo mag-usap. Download na, ito download naman, makakalimutan ko yung sasabihin ko. Na-download mo ba yung soda? Ha? Ano? Na-download mo yung soda? Hindi ko mahanap eh. Kasi naman po yung may mga alam dyan na pang filter ng ano, picture. Send nyo lang po sa akin. Great job at congratulations thank in advance. God bless you and good luck. Tari ng great job niya. No? Galing na. May hingang malalim muna yung... Great job! Taray, punong-puno ng emosyon. Yung huminga muna ng malalim, tapos yung tanga-tangahan active. Paano? Great job! Taray! Pero, kala mo natural yung pagkakasabi ng great job, pero sinulat niya yung great job. Oo, daot ka talaga. Nakalista lahat. Great job! Parang nawala yung itim sa mata nung sinabi niyang great job. Wait eh, minsan lang ako mag-English. Pagbigyan mo na ako. Great job. Iisipin ko sana, well job. Pinapractice niya pa kanina. Job. With S or no S? Nakakainis to. Great job. Ito nakakainis ka. Parang ang perfect mo. Hoy! Ay! Hoy! Hindi mo pala makita. Di ba na-receive memo? Na ano? Dineclare na ng society. Perfect ako talaga. At Angeline, your comment.
great job! Kaka-arte yung mga hurado, kala mo talaga may pinipindot. Hindi naman nakasaksak yan. Mga ganun na. Nakasaksak yan? Oo, oh, oh, si... Nakasaksak si, daw. Si Angie nag-iisip-isipan pa kunyari, sabi ni Angie. Huminga, huminga. Pero susulat lang pala. Sulat ka ba yan? Great job! Ah, meron! Meron! Ano yan? Yung tag dito? Yung screen ano? Tablet yan. Yun, design lang yun, pero wala talaga. Meron! Ano tawag doon? Yung sa screen? Yung nakalabas sa screen? Screen protector? Screen saver? Screen saver ba? Screen saver. Wallpaper! So, hindi ko maka wallpaper lang. Yung iskara ni wallpaper lang. Charot-charot lang. Yung iskara talaga nila, binubulong na lang na kay Damo. Ate, Vice, baka maliwala yung mga tao. M&M lang yung ginagawa ko dito. Totoo-totoo! Tsaka show natin to eh. Ba't yan? Alam namin ang mga ano dito, nangyayari dito. Kaya alam namin, binubulong nyo na kay Dambo yung... Dambo 7 kami din sa ano. Kasi ibubulong ni Dambo sa katabi nyo, pakisabi 7 yan. Kaya minsan, di ba matagal yung ano? Tahian. Hindi pa nakakarating kay Jackie. Yung bulong, hindi pa daw. Pagdating kay Jackie, bawas na. Pass the message pa na iskol. Alright, maraming salamat sa Pride ng Aurora Quezon, Kevin Hermogenes. At tawagin natin muli ang nakatapat mo na si Jesse Calupita. Kanino boses kaya ang mas namayagpag sa mga hurados? Ang raketerang songstress kaya ng Caloocan City, Jesse Calupitan. O baka naman ang passionate ng mga awit ng Aurora Quezon, Kevin Hermogenes. Oh, di ba? Binulong sa'yo. Kaya dito wala rin naman nakasulat talaga siya. Wala ka ba? Meron! Meron na yun, oh! Ayan, oh! Ayan, nakasulat, oh! Pakitanong po kay Jackie. Alam po ni Jackie yung sagot. With an average score of 94%, oh, kunyari may binabasa, di ba? Ikaw ang nanalo sa Kantapatan! Kevin Hermogenes! Congratulations! Maraming salamat sa pagsali mo, Jesse Calupitan. Mag-uwi ka pa rin ng 5,000 pesos. Kimi, may tanong ka ba kay Justin? Wala. Bakit? Ba't gumanon? Ito naman, Kuya Bong. Ano lang, ginagaya mo yung ano? Ginagaya mo, sabi mo. Hala sila. Baby! Ganun eh. Justin. Hindi nyo kinaya yung ganun may ni Justin. Body yung hindi ko kaya eh. Baby! Ganun siya kanina. Kasali ba talaga yun? Kasali? Oo. Oh, oh. Kasali yun o dala ng bugso ng damdamin? Nadala ka sa kanta? Nadala po. Nadala. Mapariburi exit siya talaga. Paano? Sabi talaga ni Angie, good job! Great job! Ginujab siya ni, ni Angeline. Iba talaga si Angeline Quinto. Iba talaga si Angeline Quinto, no? Padiburi, palikod, paharap. Palikod, pag ganun. Kasi pwede rin pag ganun. Gawin mo nga yun. Gawin mo nga sa ASAP yan. Padiburi, kasi akanta ako. Magulat si Jed Mandela. Sana dinagdagan mo pa yun, gumanda ka talaga yung... Dapat may kasamang slide. Ganun. Hindi, sana, di ba gumanong ka na eh, binalik mo na uli dito. Ay, ganun ba yun? Hindi mong ganyan, no? Opa! Iba. Lame. Wala pa? Stretch pa? Dami na namin ako. Nahirapan talaga ang ating mga hurado. Oh, para sa mga society, nag-stretch lang po kami, ha? Opo, kaya kasi nga hindi pa naibubulong kay Dambo yung ano. Pass the message. Ay, umabot na kaya tapos ano. Tapos na. Kaya maraming salamat po ng Hurado Jaya. Thank you sa inyong scores. Kaya naman, tawagin na natin si Jackie. Good luck kay Kevin, EJ, at Justin. With an average score of 94%, ikaw ang nakakuha ng pinakamataas sa puntos at pasok ka sa top 2, Kevin Hermogenes! May isa pang maiilawan. The score of 94.3%. Pasok ka rin sa top 2.
Justin Gaddy. Congratulations! Kevin Hermogenes at Justin Gaddy, nasa inyo na ang spotlight. Congratulations! Makakatanggap kayo ng tig 10,000 pesos at babalik bukas. At maraming salamat pa rin sa iyong pagsali, EJ Salazar. Makakuha ka pa rin ng additional 5,000 pesos for a total of 35,000 pesos. At Kush Jugs, pumili ka na sa Twitter ng ating madlang onliner na nakakuha ng o nakahula ng isa sa top 2 ngayong araw. Maraming salamat, Kush Wong. Ito, pipili tayo. Ang daming mga fans dito na nagsasabi. Kevin for the win, Society. Ayan, congratulations kay Matthew Manayalak. Panalo ka ng 5,000 pesos. Back to you guys! Up next, ang hulaan at kantang kombinasyon at its best. Hide and sing na sa pagbalik ng Our Show! Our time! It's Showtime!